Si Jordan Clarkson ang sentro ng mga mata ngayon sa Gilas, ang pinakamagaling na tagapagtaguyod ng ating team na dati pinangarap lang natin ng mga pabilang dito. Gaya ng inaasahan, hindi nga tayo binigo. Pero alam niyo ba mga quiz, na si Clarkson ay halos hindi nga makapasok noon sa NBA hanggang sa tinulungan siya ni Kobe ng mga kaparaanan kung paano magtagal sa ligang yan kasi dati minamaliit siya ng ibang NBA scouts. Tara mga quiz, ating talakayan ang istorya ng buhay ni Jordan Clarkson. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Si Jordan Taylor Clarkson or tinatawag natin sa initials na JC ay pinanganak sa Tampa, Florida. Ang kanyang ama ay isang African-American at ang kanyang ina naman ay isang Philippine-American by birth na si Annette Tulao Davis. Bali ang lola ho ni JC ay galing sa Bacolor, Pampanga. Ang mga magulang niya ay parehong nagtatrabaho sa United States Air Force. Kaya lang, naghiwalay ang kanyang mga magulang nung siya'y bata pa at lumipat sa San Antonio, Texas nung siya'y 6 years old pa lamang. Sa lugar na yan, namulat at natutunan ni JC ang pagbabasketball. Sa Karen Wagner High School, pinakita niya ang kanyang talento averaging at least 10 PPG. At hindi lang yan, kabilang din siya sa lahat ng district accolades hanggang sa lumobo ang kanyang numbers going 20 PPG at 6 RPG. 2009, napagdesisyonan niya na maglaro sa kolehiyo under University of Tulsa. Sinimulan niya ang kanyang career dito averaging 11 points, 2.1 rebounds at 1.9 assists per game. At siya ay na-feature bilang Freshman of the Week ng 4 na beses. Sa mga sumunod na taon, napabilang din siya sa USA First Team. 2012, nag-transfer si JC sa Missouri at pinaupo ng isang season dahil sa transfer rules. Sa taon ding ito, dumating ang pinakamalaking pagsubok sa buhay niya. Ang kanyang ama ay na-diagnose dahil sa cancer. Si JC ay laging nag-aalala at hindi masyadong ginaganahang maglaro. Bumaba ang kanyang stats at bumaba din ang kanyang credibility. Ang ilang NBA scouts ay parang nagdadalawang isip na kunin siya. Gayunpaman, sa 2014 mid-season, nakabawi naman si JC averaging 17.5 PPG at napabilang sa Wooden Award Top 25 plus nakuha niya ang Player of the Week honors kaya sa mismong taon, nagpa-draft siya sa NBA. Akala niya hindi na siya makakapasok sa NBA. Medyo matagal-tagal din kasi bago natawag ang kanyang pangalan. Round 2, 46th pick. Sa wakas, official ng NBA players JC, selected by Washington Wizards. Hindi nagtagal, agad siyang na-trade sa Los Angeles Lakers. Pero pinalaro muna siya sa NBA Development League under defenders kaya hindi siya nasulyapan sa roster sa loob ng first half ng season. Pagbalik niya sa team, nagkausap sila ng NBA legend na si Kobe Bryant at tinuruan siya nito kung paano ang Mamba mentality. Itinuro sa kanya ni Kobe ang mga natatanging fade-away moves na gaya din ng ginagawa ni Michael Jordan. Bukod dyan, sinabihan siya ni Kobe sa mga dapat gawin, kung paano ma-boost ang confidence at kung paano ka tumagal sa NBA. Sa Mamba mentality, tumaas ang kanyang basketball IQ kaya utang ni JC kay Kobe Bryant ang lahat ng mga nangyayari sa kanya ngayon. Pagkatapos siyang turuan ni Kobe, biglang lumobo ang puntos niya na may 30 points, 5 rebounds, 5 assists at 4 steals. 2016 hanggang 2017, halos hindi na bumababa ng 25 points ang input niya at unti-unti na ring nakikilala ng buong mundo. 2018, kahit hindi mahaba ang kanyang playing time, pero nakakuha pa rin niya ng career-high 42 points sa triple overtime dito sa Cavs. Grabe ang lupit! At dito mga kuy sa Utah Jazz, mas dumami na ang fans niya. Nabigyan siya ng 4-year contract na $52 million simula nung napunta siyang Utah kasama si Donovan Mitchell. Lagi na silang nakaabot sa Western Conference Semis at naging title contender ang Jazz. Hindi lang yan, siya rin ang kauna-unahang Jazz player na nanalo ng NBA Sixth Man of the Year noong 2021. At noong 2022, nakakuha ng career-high 45 points laban sa Sacramento Kings. Sa ating national team, hindi lang siya unang beses naglaro para sa bansa. 2018, naglaro siya sa Asian Games finishing 5th place. At ngayong 2022, ang mas pinabagsik na version ni JC ay on display sa Gilas. Nakakuha siya ng 27 points pero talo nga lang sa Lebanon.
Sa mga susunod pang games, alam ko na may ihahatak pa si JC. Napaka-dedicated ho niya sa ating bayan at sportsman lang kung maglaro. Ang dating minamaliit ng NBA scouts ay isa na ngayong big-time NBA star. Meron na tayong legit NBA player sa Gilas at sana sumunod pa itong si Kai. Salamat kay Kobe Bryant dahil sa kanya, ang tindi na ngayon ang manok ng mga Pinoy sa NBA. Okay mga quiz, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned para sa inyong shoutout. Ngayon po itatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Kindas Vlog, Kabir Ambaw TV, Bitokon Boys TV, Rosendo Dismanos, Jose Bargo Pabilonia, Will Power, Ronnie Morelia, All Black NZ, Marvin San Jose, Aldo Upholstery Vlog, Tony Carmen, Scout Ranger, Harold Garcia, Green Beret, Freddy Bon, Kuya M. Stevie at Kai, Manuel Pereras,